Kapag matanda na, mahirap nang humanap ng partner at madalas ay hindi pa umaabot ng forever. Kasi yung dapat sana na hintayin ay pinipilit na hanapin. Ikaw, naranasan mo na rin bang hanapin ang taong dapat na hintayin? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at matagal niyo na po akong tagahanga. Kaya po sa tuwing umuwi ako sa Pilipinas ay hindi ko nakakalimutan ang makinig sa programa ninyo tuwing tanghali. Ang totoo po niyan ay sobrang tagal ko na pong gustong sumulat sa inyo. Kaso hindi po ako makapili kung anong parte ng buhay ko ang ikukwento ko. Kaya po nito lang ay napagpasyahan ko na yung bagong sugat na lang ang ibabahagi ko. Sugat na iniwan ng ex ko sa akin. Sa hirap ng pinagdaanan ko sa buhay at sa ginawang panloloko sa akin ay hindi ko alam kung makakaya ko pang magtiwala at magmahal muli. Bago ko po ituloy ay magpapakilala muna ako. Ako po si Amy, isa po akong teacher by profession sa Baguio. Pero hindi po ako kontento sa sahod ko. Kaya naman nagpasya akong magtrabaho sa ibang bansa. Nung una ay kailangan kong magdalawang trabaho para mas malaki ang kikitain. Nagtiis po ako ng sobra hanggang sa na-promote na ako bilang manager sa pinagtatrabahuan kong restaurant at doon lang ako nakaranas na matulog ng 6 hanggang 8 oras. Tiniis ko ang lahat ng yon para lamang masustentuhan ko ang pangangailangan ng pamilya ko. Panganay na anak po kasi ako sa 7 magkakapatid. Hindi naman po kaming mayaman kaya wala akong choice kundi itaguyod ang pamilya namin. Dahil nga po sa sobrang pagtatrabaho ay nakalimutan ko na kailangan ko rin pala ng makakasama sa pagtanda ko. Akala ko po ay huli na para sa akin ang pag-aasawa dahil inabot na ako ng 40 years old at wala pa rin akong boyfriend. Kaya po may sinubukan akong isang dating app at doon ko nakilala si Alex. Wala naman po sana akong balak na seryosohin siya dahil parang anak ko na siya. 20 years old lamang po kasi siya noong nagkakilala kami. Pero sobrang nadala ako ng matatamis niyang salita. At dahil nga po nakuha niya ako sa matamis niyang salita ay umabot kami ng 5 taon. At dahil matanda na rin ang mga kapatid ko at may sarili na rin buhay, halos lahat ng pinapadala ko ay napupunta kay Alex. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit hindi siya nakakaipon. Sa 5 taon na yon ay hindi ko pa siya nahuli na may ibang babae. Pero pakaramdam ko ay kinakahiya niya ang relasyon namin. Ang pakikipagrelasyon sa malapit ng tumandang dalaga. Minsan naiisip ko na pera na lang yung habol sa akin ni Alex. Pero sa kabilang banda naisip ko na ang tagal ng 5 years kung niloloko niya lamang ako. Kaya kahit na ganoon ay pinapaniwala ko pa rin ang sarili ko na mahal niya talaga ako. Pero sa totoo lang po Papa Dudut ay hindi naman po yan ang unang beses na hiningan niya ako ng pera kahit na kapapadala ko pa lamang sa kanya. At hindi rin yan ang unang beses na dinadahilan niya na hiniram ng mama niya yung pinadala ko. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tanungin kung saan ba niya talaga dinadala ang pinapadala ko. Baka po kasi pagsimulan nyo ng away namin at mauwi sa hiwalayan. Iniisip ko pa lamang na iiwanan niya ako ay naiiyak na ako at pakaramdam ko ay broken hearted na talaga ako. Paano pa kaya kung iwan niya talaga ako, Papa Dudut? Mahal na mahal ko po talaga si Alex. Kaya po kahit na may nararamdaman akong kakaiba ay hindi ko na lang pinapahalata sa kanya. Madalas po kasi siyang itag ng mga tropa niya sa Facebook at pag tinitingnan ko ang mga pictures nila ay may mga babae rin silang kasama. Gusto kong pagbawalan si Alex na huwag uminom kasama ang mga barkada niya pero baka naman yon ang maging dahilan para magsinungalin siya sa akin. Iniiwasan ko rin po kasi na masaktan ako kaya po ang labas ay nagpapakamartir ako. Isang linggo po bago yung birthday ni Alex ay dumating ako sa Pilipinas. Mas marami pa nga po ang pasalubong ko sa pamilya niya kaysa sa pamilya ko. Hindi naman dinadamdam yon ng mga kapatid ko dahil sila rin naman ang dahilan kung bakit late na ako naglandi. Alam rin po naman nila kung gaano ko kamahal si Alex kaya hinahayaan lang nila ako. Hindi ko po kasi ino-open kahit kanino na parang may iba ng mahal ang nobyo ko.
Ayoko po kasing masira siya sa pamilya ko. Kinasabwat ko ang mga kapatid ko na huwag sasabihin kay Alex na nandito na ako sa Pilipinas dahil gusto ko siyang isurpresa. Ang kaso po, ako ang nasurpresa. Dali-dali niya po akong hinila papasok ng kwarto niya nung nabosesan niya ako. Pakiramdam ko ay ayaw niya akong makita ng mga barkada niyang susundo sa kanya sa bahay nila. Kahit na meron pang aakit sa mga salita niya ay hindi ako naapektuhan. Hindi naman po kasi siya ganoon noon, Papa Dudut. Hindi man lang niya nasabi o naisip man lang na iangkas ako sa motor at magagala kami kung saan saan. Ang naisip niya kaagad ay maiinggit na naman sa kanya ang barkada niya. Hindi ko na maalala kung kailan ba siya nagumpisa na maging ganon. Hindi ko naman siya mahindian dahil natatakot ako na baka iwan niya ako. Matanda na ako at hindi ko alam kung makakahanap ako ng lalaking kagaya niya. At sa kabilang banda, umaasa ako na babalik siya sa dati niyang ugali. Nung araw na yon ay nakalimutan na niya akong i-text o tawagan. Expected ko naman na mangyayari yon pero nasaktan pa rin ako. Kinabukasan na po niya ako naalala. Dahilan niya ay napasobra ang inom niya kaya hindi na niya ako natawagan. Pero kahit na ganoon ay nagawa ko pa rin siyang kumustahin. Pumunta pa rin ako sa bahay nila at pinagluto siya ng pagkain. At tulad nga po ng pangako niya ay naka 2 rounds po kami. Nararamdaman ko naman po na masaya siya habang magkasama kami. Sa mga oras po na magkasama kami, pakaramdam ko po ay magkasing edad lamang kami. Madalas po kaming mamasyal ni Alex noon sa park at doon ay nakakalimutan ko yung mga panahon na pakaramdam ko ay kinakahiya niya ako. Hindi ko na rin pinapansin kung magkano ba ang nailalabas kong pera sa tuwing lumalabas kami. Ako lang naman ang gumagastos dahil ako lang naman ang may pera sa aming dalawa. Hindi ko rin naman siya matiis sa tuwing may nagugustuhan siyang isang bagay. Buti na lang talaga at may malaki akong ipon sa tuwing umuwi ako ng Pilipinas. May kalakihan na rin naman ang sahod ko sa ibang bansa dahil halos doon ako tumanda sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Itinuring ko na rin kasi talagang pamilya ang buong pamilya ni Alex. Monthly na rin ako nagpapadala sa pamilya niya bukod pa sa personal allowance ni Alex. Kaya minsan ay nagtataka talaga ako kung bakit kinukulang pa rin ang mga padala ko. Habang nasa Pilipinas ako noon ay pinag-iisipan ko talaga kung dapat na ba akong mag-resign sa trabaho ko. Malaki na rin naman ang ipon ko at sapat na yon hanggang sa makahanap na ng trabaho si Alex. Ang kaso, ayaw rin kasi akong pakawala ng boss ko doon dahil malaki na ang tiwala niya sa akin kaya pag-isipan ko daw muna ng maigi. Sinubukan kong i-open ang bagay na yon kay Alex. Pero ang labas sa akin ay ayaw niyang umalis ako doon. Hindi pa naman daw sigurado kung anong klaseng trabaho ang makukuha niya at baka hindi daw maging sapat para bumuo ng pamilya ang magiging sahod niya. Kaya pinilit niya akong huwag na munang umalis sa trabaho ko hanggat hindi pa siya nakakahanap ng stable na trabaho. Talo pa rin ako sa usapan namin, Papa Dudut. Naintindihan ko na kung bakit hindi siya makakuha ng trabaho. Una, dahil gusto niya agad ay nasa magandang posisyon na siya. At pangalawa, sa tingin ko ay dahil alam niyang magpapadala ako sa kanya ng pera. Nakapag-desisyon na ako noon na hindi na muna ako mag-resign sa trabaho ko sa ibang bansa. Magtitiis na lang muna ako hanggang sa makakuha siya ng magandang trabaho. Kahit alam kong medyo imposible ang gusto niya dahil undergraduate siya. Hindi ko rin naman pwedeng ipasok siya sa pinagtatrabahuhan ko at lalo't hindi siya sanay sa trabaho. Ayokong mapahiya sa may-ari. Wala akong choice kundi ang magtiis dahil kahit may pagkamaluho siya, ay siya pa rin ang lalaking nagpapasaya sa akin. Hindi ko naman itatanggi na mahal ko talaga siya, Papa Dudut. Kaya handa akong gumastos ng mahigit 10,000 para sa birthday na gusto niyang mangyari. Naintindihan ko naman na gusto niyang magyabang sa mga kaibigan niya. Wala naman akong magagawa kundi ang suportahan nito dahil takot ako na baka iwan niya ako. Ganito talaga siguro kapag napag-iwanan na ng panahon. Hindi ko kasi alam kung meron pa bang magpaparamdam sa akin ng saya tulad ng nararamdaman ko kapag kasama ko si Alex. Kaya hinayaan ko na lamang din siya sa mga luho niya
dahil alam kong sa ganoon ko lang naman siya kayang pasayahin. Okay nang lahat para sa birthday niya kinabukasan. Babayaran ko na lang mga alak at pagkain na in-order niya. Pero bago po yun ay hiniling ko sa kanya na mag-date muna kami dahil sigurado akong hindi ko na siya makakausap masyado bukas. Pumayag naman siya kaya nanood kami ng sine at kumain sa labas. Habang nagpapahinga kami ay may lumapit sa amin na isang babae na mukhang mas bata ng konti kay Alex. Kung makipag-usap ito ay akala mo ay magkasing edad lamang kami. Sa tono rin ng pananalita niya ay parang hindi niya gusto si Alex. Kaya sa tingin ko rin ay sinadya niya talagang sabihin yung mga sinabi niya. Kitang-kita ko kung paano nabalisa si Alex noon. Ramdam ko na gusto na niyang patahimikin yung babae sa mga sinasabi nito pero hindi niya ito mapigilan. Nung una akala ko pa nga ay girlfriend din siya ni Alex. Pero hindi pala dahil ang babaeng yon ang kaibigan ng naging kalandian niya. Sinabi niya ang mga kalokohan ni Alex pati na rin ang pagyayabang nito na meron siyang sugar mommy. Buti na lang at wala pang masyadong tao sa paligid namin noon kaya hindi gaanong nakakahiya. Sa bahay na po ako dumiretso noon, Papa Dudut, alam ko kasi na kung sa bahay niya kami dediretso ay may mangyayari pa sa amin at siguradong mapapatawad ko siya. Hindi naman po kasalanan ang pagiging marupok pero ganun po talaga ako. Hindi nakasunod sa akin si Alex noon dahil nag-taxi ako pa uwi. Buong gabi ay puro text at tawag niya ang laman ng cellphone ko. Nagmamakaawa siya sa akin na kausapin ko siya ng harapan pero hindi ko yon ginawa. Parang merong kung ano ang nagpatibay sa loob ko na tiisin siya. Ang totoo po ay hindi ko man lang nagawang umiyak kahit na sobrang nasaktan ako. Gusto kong humagulhol pero hindi ko yon magawa. Yun po yung unang beses na natiis ko siya. Tiniis ko na kahit na mismong birthday niya ay hindi ako pumunta. Hindi ko rin binayaran ang lahat ng in-order niya. Pinatay ko ang cellphone ko ng araw na yon at nagulong na lamang sa kwarto ko. Sa loob ng 5 taon ay hindi ko talaga siya nahuli na ng babae. Kahit na nararamdaman ko na parang may iba talaga siya, siguro dahil hindi na rin talaga ako nag-effort na alamin pa. Pansin ko rin naman na parang pineperahan niya lamang ako. Pero bakit noong malaman ko ang totoo, lahat ng naramdaman ko ay hindi ako nakapag-react. Gusto kong magwala, Papa Dudut, pero wala akong lakas para gawin yon. Siguro ay yon ang sinasabi ng iba na parang gumuho ang mundo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ba na hintayin ko siya na pumunta sa bahay para suyuin ako o ako ang dapat na humingi ng tawad sa kanya? Dahil hindi ko talaga binayaran ang lahat ng gastusin sana para sa birthday niya. Naisip ko na isang beses ko palang ginawa ang maging ganon. Sobra akong nasaktan sa mga nalaman ko kaya naisip ko na maiintindihan niya ako. Dahil kung tutuusin, ako naman talaga ang biktima sa aming dalawa. Ako ang ginamit at niloko. Sa 5 taon na pagsuporta ko sa mga luho niya ay hindi ko naisip na magiging kabaligtaran pala ang iniisip ko ang sunod na mangyayari. Pinuntahan niya ako sa bahay namin pero lasing po siya at buti na lamang po at ako lang ang nasa bahay. At ang hindi ko inaasahan na mangyari ay siya pa ang may lakas ng loob na isumbat sa akin ang 5 taon na pakikipagrelasyon niya sa akin. Mas nadagdagan patuloy ang sakit na nararamdaman ko, Papa Dudut. Ibang-iba na talaga si Alex na minahal ko noon. Pinapalabas niya na parang ako pa ang may utang na loob sa kanya. Hindi ko nagawang umiyak noon. Mas nanaig sa puso ko ang galit sa kanya. Dahil sa takot ko na iwan niya ako, ay nakagawa ako ng isang halimaw sa pagkatao ni Alex. At doon ay tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Tumagos lahat sa puso ko ang mga sinabi niya, Papa Dudut. Kaya po sa galit ko ay pinaghagis ko ang lahat ng mahawakan ko. Kumuha ako ng kutsilyo sa kusina at pinagsasaksak ko ang sofa namin. Hindi ko na kasi alam kung paano ko ilalabas ang galit ko dahil walang luha ang lumalabas sa mga mata ko. Gusto kong isigaw ang sakit na nararamdaman ko pero hindi pwede dahil nahihiya akong malaman ng mga kapitbahay
na nagkakaganon ako dahil sa nalaman ko na isa pala akong sugar mommy. Sobrang na-depress ako, Papa Dudut. Mas na-depress pa ako sa bakasyon ko sana kesa noong nasa ibang bansa ako at nagtatrabaho. Sobrang laki na talaga ng pinagbago ni Alex. Hindi ko na naisip na masasabi namin yung mga masasakit na salita sa isa't isa. Akala ko talaga ay tunay ang pagmamahal niya sa akin. Ang akala ko sa loob ng 5 taon ay minahal niya rin ako kahit papaano. Yun pala ay puro kasinungalingan lahat. Binilog niya lang ang ulo ko para makuha niya ang gusto niya. Para na akong mababaliw sa kakaisip kung bakit ba kailangan pa yun mangyari sa akin. Nagmahal lang naman ako. Nag-worry na ang mga kapatid ko sa akin kaya pinapunta nila ang best friend ko na bakla sa bahay. Nagpapasalamat ako at dumating siya noon dahil doon ko lang nagawang i-voice out ang sakit na nararamdaman ko. Doon lang din tumulo ang mga luha ko na parabang naghihintay lang sila ng tamang oras para bumagsak. Yun ang unang beses na nilunod ko ang sarili ko sa pag-inom ng alak. Sobrang laki ng pasasalamat ko at meron akong best friend na tulad niya. Buti na lang at hindi kalayuan ang lugar niya sa amin at madali niya akong napuntahan para kumustahin. Hindi talaga naging madali sa akin ang mag-move on pero kailangan kong tulungan ang sarili ko. Bago ako lumipad pabalik sa ibang bansa ay binawi ko ang binigay kong motor kay Alex. Pati na rin yung washing machine na binili ko para sa nanay niya ay ibinenta ko sa murang halaga. Kita ko ang paggalugmok sa mukha ng magulang niya noong bawiin ko ang gamit na binili ko. Sa tingin ko ay gusto akong pigilan ni Alex pero wala na siyang lakas ng loob para gawin yon. Yun na po ang naging huling pagkikita namin pero hindi ko po siya blinak sa Facebook ko. Kaya nababalitaan ko pa rin ang lahat sa kanya. Nagkaroon siya ulit ng bagong sugar mommy at tulad ng inaasahan ay apektado ako pero sinunod ko ang payo sa akin ng kaibigan ko. Ibinuhos ko ang lahat ng oras ko sa trabaho. Hanggang sa unti-unti kong nakalimutan ang sakit ng nakaraan. Ngayon po ako ay may bago na rin akong boyfriend, foreigner po siya at mas matanda sa akin. Tumigil na rin po ako sa pagtatrabaho at nananatili na kami dito sa Pilipinas. Pumayag naman po siya na dito na lamang kami magstay kaya po naging madali ang buhay sa amin. Ang maipapayo ko lamang sa mga listeners ay huwag madaliin ang pag-ibig dahil kahit ano pang edad mo. Darating din ang tamang tao para sa iyo. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Maraming maraming salamat po ang inyong solid at forever na kabarangay, Ami. Sa totoo lang ay hindi mo naman kailangang hanapin ang forever mo. Kasi kung ipipilit mo yung sarili mo sa maling tao, masasayang yung panahon mo na sana marami ka pang taong nakilala. Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, huwag na huwag ninyong mamadaliin kasi kapag binadali nyo yan, tapos hindi ka pala ready sa totoong commitment or yung partner mo, mahihirapan lang kayo pareho. Sa huli, break up pa rin yan. Sayang lahat ng efforts ninyo, pati pera ng mga magulang ninyo na ginamit ninyo para sa date, di ba? Wait ka lang. Wala namang pinipiling edad ang pag-ibig. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories No. 1.